Nay. Oh. Totoo ba itong sinasabi ni Annie? Nakakakita pala si Lisa? Totoo, anak. Eto nga, nanlalambot pa ako eh. Di ko maubos maisip na magagawa ng isang 8 taong gulang yung mga ginawa ni Lisa. Lisa Hinagap. At saka, lalo na yung pakikipag-sanib-puwersa niya doon sa baliw na Daisy na yon. Nay, baka sabihin niyo sa akin, nagmana yun, ha? Eh, nung 8 years old ako, hindi ko nagawa ng mga ganong kalokohan. Oo nga, mahilig akong maglaro, kumain, maglaro. Pero mag-isip naman ganong kademonyohan, hindi sumagi sa isip ko. Alam ko naman yun, Manny. Wala naman ni isa sa inyo sa pamilya ko o dito sa bahay na to ang mag-iisip ng ganong ginawa ni Lisa. Ang nakakatakot nga ngayon, sinukuan na ng nanay. Eh, Nay, pamangkin ka pa naman yun. Kahit gano'ng kasalbahe yun, iuwi pa rin natin dun sa atin. Hayaan muna natin si Beth makapag-isip at mapahinga niya yung utak niya. At least nandun sila sa atin. Kasama na rin mga bata, si JC at Jenny. Kung magbubugan man sila, pare-pare sila mga bata. Walang kaso, di ba? Alam kong mataas pa emotion mo, anak. Pero tama ang desisyon mo na humiwalay muna sa anak mo. Iuwi muna namin siya. Dahil tiyak na hindi makakatulong sa'yo kapag nakikita mo siya umakasama sa bahay na ito. Eh, hindi ko siya kayang palapitan sa amin ni Baby JR. Nakakatakot. Gusto mo, Bes? Sa bahay ko muna. Kasi kilala ko yan si nanay eh. Alam ko naman na hindi nga matitiis si Lisa. Kakampi at kakampi siya dun eh. Susugsan nyo, Tay? Hindi. Rona, mas mabuti sa amin. Maraming titingin sa kanya doon. Sige po. Kayo pang bahala. Hindi pa rin maayos ang kalagayan ni Ener. Nawawalan na kami ng pag-asa na kakayanin niya to. Dok, ano pa ang magagawa natin? Hindi na natin pwedeng itaas ang dosage ng kanyang medications dahil baka makomatose siya. Tapos yung lungs niya, dumudugo na naman. Kailangan huminto yun. Please excuse me. Nay. Apo? Apo, hayaan mo munang makapagpahinga ang mama mo, ha? Mila, ayoko po talaga. Hindi ko kaya. Hindi, halik ka na muna. Sa bahay yan. Paano si Beth? Tay, Nay, narinig naman po siguro yung sinabi ng bata na magkukulong na lang siya sa kwarto niya, di ba? Hindi, hayaan na lang po natin na ganun. Tutal sa tingin ko sa panahon ngayon, hindi dapat magkita yung mag-ina. Alam niyo naman itong bahay na to nakakaloka, hindi na nawala ng problema. Paano man di tayo mawala ng problema? Eh, yung batang nakitira dito mismo, siya mismo yung gumagawa ng problema. Umuwi muna tayo ngayon.
Ay, Nano, hindi ako pwede sumama. Kailangan ng mga kakasama ni Beth. Dito muna ako. Oh, sige, mauna na kami. Marami na rin tayo dito eh. Makakadagdag pa sa iisipin ni Beth. Patay, tsaka nandito naman po ako eh. Para may kausap si Beth. Baka mapanis ang laway ng best friend ko. Alam nyo naman. Oh, sige, bahala na kayo dito ha. Opo. Lorena, si Baby JR, pantayan mo ha. Pagpahingayin nyo si Beth ha. Opo, ingat po kayo tayo ha. Sige. Manny. Aray! Akit mo nga. Tay, ingat ha. Mama! Cardiac arrest si Haner. If it happens again, we may lose him. I am very, very sorry. We may lose him. We were able to revive him this time. Pero malaki ang posibilidad na mangyari ulit ito. Maaring makina na lang at gamot ang bubuhay sa kanya. I have to ask you, kung sakasakaling mangyari ulit yung cardiac arrest kay Haner, i-resuscitate pa ba natin? Doc, gawin niyo lahat na po pwede niyong gawin. May pera yan si Henir, mababayaran niya kayo. Okay. Okay. Excuse me. Crisanto, anong nangyayari dyan? Beth, hindi maganda yung lagay ni Henner eh. Yung baga niya, namamaga pa rin. Tapos yung balang tumama sa puso niya, may tinamaan na ugat. Kailangan tumigil yung pagdurugo para siguradong ligtas si Henner. Crisanto, hindi ko mapapatawad ang sarili natin kung may mangyaring masama kay Henner o kung matay siya. Beth, walang may gusto na nangyaring ito. Pero kung may kinalaman ng anak natin, hindi ko na siguro alam magagawa ko sa kanya. Magagawa na lang muna natin ngayon magdasal. Lahat kami nagdadasal dito, Beth. Oo, sige. Isan ka ba nang galing? Kailan pa kita hinihintay? Akala ko mamamatay na ako sa gutom dito eh. Oh, hindi ako pumipetik sa. Hirap kayo ng ginagawa ko. Tsaka hindi ko munang dumilim bago bumalik dito. Dahil tamang hinala ko. Kitang-kita na sa TV mga mukha natin. Ko. Dala akong pagkain tsaka bumili na ako ng damit sa ukay. Hinahinay lang, uy. Tira mo ako, hindi pa ako makain. Tumas.
na tayo dito. Ayoko na dito eh. Hindi na ako makakatagal dito. Eh, saan naman tayo pupunta? Ewan ko. Kahit saan, basta huwag na dito. Kaya mo bang tumira sa Basurahan o kaya sa Imbornal? Eh, doon ko lang naisip na hindi nila tayo pwedeng mahanap. Kaya mas okay na rin na dito tayo. Anak? Anak, halika na, umuwi na tayo. Ayoko pa po. Gusto ko kapag kapag nagising na po si Mangi na rin, dito pa rin ako. Kaya po, baka hindi pa magising si Mang Hiner. At kahit apo magising yon, baka hindi pa natin pwedeng makita. Balik na lang tayo bukas. Sige po, pero maaga po tayo dito bukas, ha? Oo, sige, maaga kayo. Ako mahal dito muna ako, sasama ako si Kiki Crisanto. Hindi muna ako papasok. Teka, paano yung trabaho mo? Nagpaalam na rin naman ako kay Miss Utla, binayagan ako. Huwag ka na mag-alala. Tayo naman eh, walang pinagkakagastos ang malaki ngayon. At meron tayong ipon sa tiyangki natin. Yun naman ang gagamitin natin. Sige po, Nay. Sige. Nay, nahatid ko na kayo sa baba. Mundo na lang. Ay, salamat sa Diyos. Ba't nayayakap pa rin kita? Ay, paano anak? Dito ka na muna sa amin, ha? Huwag ka na muna babalik doon sa tatay mo. Eh, dito kahit na walang malaking bakod, kahit na walang susi, walang padlock, eh ligtas ka naman dito. Babantayan ka namin. At hindi na ako mawawala palagi sa tabi mo. At sa darating na pasukan, doon na ako sa school mo. Tingnan na lang natin kung makakalapit pa yung tesis sa'yo. Drama. Come on. Drama? Hindi ko nga po alam yung gagawin ko kung hindi ko po kayo makakasama. Kayo po yung palaging iniisip ko, kaya pinipilit ko pong tumakas. Hindi naman po pwedeng hindi po tayo magkikita. Mahal na mahal ko po kayo. Ay naku, apo. Mabuti't nandito ka na, pero kailangan mo na magpahinga, ha? Pahinga ka na, tapos bukas pabalik ka sa ospital para dalawin si Mang Hiner. Pero bago tayo matulog at pagpahinga, magdasal muna tayo. Magpasalamat tayo na kung hindi dahil kay Hiner, siguro wala ka dito ngayon. Sige na. Casey naman, isa man lang sana sa atin makatulog para manangawa, no? Alam mo, Tomas, mas gugustuhin ko na lang dun sa kulungan ulit. Kasi at least doon, meron ako natutulugan na maayos at nakakain na matino. Sigurado ka bang gusto mo yan? Eh, madali lang naman eh. Pero hindi mo na makikita anak mo kahit kailan. Ikaw ba? Wala ka bang ibang pwedeng malapitan, ha? Yung mga kakilala ng daddy mo. Sigurado ako, marami pang may nagkakautang na loob sa kanya bukod sa akin. Baka sila pwede nating malapitan. Oh. Ngayon ka pa ba iiyak, anak? Kay nanay. Hindi ka na makukuha ni Daisy. Nandito ka na. Pero nag-aalala po ako kay Mang Hiner, Nay. Paano po kung mamatay po siya? Hindi mangyayari yun, anak. Malakas ang katawan ni Hiner. Hindi mangyayari yun. Paano nga po, Nay, kung mamatay po si Mang Hiner? Paano po yun? Anak, lahat naman tayo pupunta dun eh. Lahat ng bagay dito sa mundo natatapos. Minsan, meron lang mga nauuna. Hindi si Mang Hiner. Okay lang yun, anak. Tingnan mo nga si nanay. Diba? Dati, muntik-muntikana na ako. Pero ngayon, nandito pa rin ako. Alam mo, anak, kung ano man mangyari kay Mang Hiner, kung saan man siya mapunta, isipin mo na lang,
hindi na siya masasaktan. Wala na siyang mararamdamang sakit. Hindi na siya lalait-laitin. Hindi na siya hahamakin. At hindi na siya magkakaproblema. Siguro, malulungkot siya kasi hindi niya na tayo makakasama. Pero, magiging masaya rin siya kasi makakasama niya na ang lola nanay niya. At alam kong hinding-hindi niya tayo pababayaan, babantayan niya tayo lalong-lalo na ikaw. Naging anghel natin dito sa lupa si Hiner. At alam kong hanggang sa langit, anghel natin siya. Anghel mo siya. Anak, malulungkot tayo kasi mamimiss natin si Hiner. Pero ito na lang ang isipin natin. Sa tuwing titingin tayo sa langit sa gabi, makikita natin ang mga bituin, di ba? Maaalala natin si Hiner. Sa pagsikat ng araw, maaalala natin si Hiner. At sa tuwing hahangin, yung hangin na dadampi sa pisngi mo, nararamdaman mo si Hiner. Hindi niya tayo pababayaan, anak. At alam ko, alam ni Hiner, na ngayon, kung ano man ang mangyari sa kanya, mahal natin siya at hindi natin siya pababayaan at hindi natin siya makakalimutan. Na? Oo, kaya bumaba ka na doon. Hindi sasabay si Mama kumain? Eh, nagpahatid lang dito eh. May sakit siya? Malamang, masama pakiramdam. Ayaw ka makita. Kasabi na lang kay Mama, sorry ulit. Kaya ani, hatidan mo na lang din ako sa kwarto ng pagkain. Doon na lang ako kakain. Tigil-tigilan mo nga ako. Hindi ka naman nabulag, di ba? Matagal ka nang nakakakita. Pinaglalaroan mo na naman ako, kaya bumaba ka doon, doon ka kumain. Papa, suswerte. Lisa, yung sa schedule niya sa psychiatrist. Oh, sige, anak. Ipahinga mo muna yung utak mo dyan sa anak mo. Kami na bahala sa kanya. Lisa? Lisa, magbihis ka, ha? Pero maligo ka muna. Aalis tayo. Saan po tayo pupunta? Sa doktor, may schedule ka. Nakakakita na ho ako. Alam ko. Alam naming lahat. Ibang doktor naman ito. Ano po bang gagawin natin dito, Lola? Ikapupunta lang po namin dito ni Mama kahapon, eh. Lisa, yung mata mo, okay na. Pero ikaw, hindi pa. Oh? Lisa, alam mo, ginawa na namin lahat ng mapalaki ka ng maganda at maayos. Pero may mga bagay na hindi naman namin kayang makontrol. Ang papa mo naman inamin niya yung mga pagkukulang niya at pagkakamali, kaya ka nagkaganyan. Ano po bang mali sa akin, Lola? Hindi naman po ako sira uno, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba matino yung ginawa mo? Ha? Kakausapin ka lang naman ng doktor eh. Para matulungan kami kung paano ka palakihin na maayos. Dahil sa nangyayari ngayon, hindi na namin alam gagawin sa'yo eh.
po, ako lang masusunod. Ipapakulong na kita sa kulungan ng mga batang kriminal eh. Gagawin niyo sa akin? Subukan mo ako. Nagpa-email na po ako kay Beth tungkol sa mga stories, sa mga pangyayari tungkol sa pamilya kay Liza. Ngayon, hindi naman po kompleto. Tatanong ko lang po sa inyo yung ibang bagay tungkol kay Liza. Ito po bang si Liza ay tunay na anak? Ay, opo. Tunay siyang anak. Matagal nga po bago nasundan si Liza eh. Bago niya nalaman yung kapatid niya sa labas, ganun na po ba ang ugali ni Liza? Ah, nako, hindi ho. Napakabait nun. Masunurin at saka masayahin. Kaya nga, nagulat kami sa bigla niyang pagbabago. Eh, hindi po kasi niya matanggap yung panlulongong ginawa sa kanya ng kanyang ama. Tapos, lahat po ng nangyayari sa kanya ngayon, isinisisi niya kay Flor. Ano po bang klaseng bata ito si Flor? Oh, napakabait na bata ni Flor. Kahit na anong kasalbahihan ang gawin sa kanya ni Liza, tinatanggap niya ito at pinatatawad. Ganun po ba? Siguro po kailangan talagang makausap ko muna yung bata. Sandali ah. Sige. Maricar? Papasukin mo muna si Liza. Maricar. Ah, sa labas na kami. Sige. Ah, sa labas na kami. Salamat po. Hello, Liza. Kumusta ka na? I'm Dr. Mendoza. Hi po. Alam mo ba, Liza, kung ba't nandito ka ngayon? Opo. Akala kasi ng mga mama at papa ko, kapamilya ko, masama ako. Sinabi nila sa'yo yun? Alam kong yun ang iniisip nila. Nararamdaman ko. Paano kung mali yung iniisip mo? Paano kung hindi yun ang iniisip nila? Eh, di banal sila. Lisa, saan mo nakukuha yung mga ganyang salita? Saan mo natutunan yan? Sa'kin lang. Minsan, napapanood ko. Tapos, pag maganda, bagay sa confrontation namin ni Flor, ginagaya ko rin. Minsan nga kahit hindi na bagay eh, ginagaya ko pa rin. Oh, alam mo bang masama yan? Siyempre, hindi. Ako ang bida eh. Doktora, may tanong ako sa'yo. Ano yun, Liza? Si Clara po ba alam niyang masama siya? Sino si Clara? Si Clara, ng Mara Clara. Hindi po kilala? Ah, si Clara. Oo, kilala ko siya. Dok, sa tingin mo ba alam niyang masama siya? Tingin ko hindi. Kasi, wala namang taong kontrabida na alam niya na kontrabida siya. Lahat ng tao gustong maging bida. Kaya nga sila nakakagawa ng kasalanan eh. Kasi, kala nila bida sila.